Welcome back to my channel! Andito na naman ako para mag-share ng aking experience dito sa Israel. Ang Rosh Hashanah o SHANA TOVA ay New Year ng Israel dito. Dalawang araw na gabi akong puyat ngayon kasi dahil sa ibang bahay kami nagdi-dinner dahil sa New Year. Anak ng alaga ko. Isa doon sa kabilang bahay, ilang sa kabilang way, and then din sa likod kagabi. Kaya busog na busog ako dahil marami silang pagkain pag-araw ng SHANA TOVA. Do you wanna know? Ito na nga, ang SHANA TOVA, ang SHANA means is year. Ang TOVA ay good. SHANA TOVA, New Year in Israel. Then, Rosh Hashanah is the Jewish New Year here in Israel. It is the first of the Jewish holidays month of September. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas ay first ng New Year natin ay January. Sa panahon ng Rosh Hashanah o SHANA TOVA dito sa Israel, ang pagkain nila ng matatamis na pagkain. Ito daw ay sa pagkatuwid ay sanisad ng pag-asa at masaganang bagong taon. Sa Pilipinas ay masagana rin naman, salo-salo at may mga paputukan, dito ay walang ganong nangyayari. Ang kanila lang ay dito ay bawat pagkain na matatamis ay merong dasal. Ano-ano ba mga pagkain nila sa pagkainan? I-share ko sa inyo ano yung mga kinain ko dun sa anak na alaga ko kasi nag-takeout ako. Apple at honey, isa daw traditional na combination na ginagawa nila during New Year para daw maging malakas at masagana ang kanilang bagong taon. Ito namang fruits na to, hindi ko siya masyadong kilala. Ito daw yung isa rin matamis na nagbibigay ng spread of love, ganyan, habang ito ay dinadasal. Tapos, ito namang honey cake, ginawa ro to para maikalat sa mga kaibigan o mga pamilya na sa araw ng bagong taon ay magmahalan. Ito, hindi ko masyadong expert ako sa mga sinabi dahil ito ay kinukwento lang sa akin ng mga anak habang nandun ako sa dinner nila. O habang hindi pa nandidinner ay tinutulungan ko mag-prepare tapos sinasabi nila sa akin yung mga meaning ng mga fruits. Hindi ko matandaan yung iba kasi masyadong marami, ganyan. Hindi ko na kailangan ipakita yung iba kasi madami. Share ko lang sa inyo yung mga pagkain. Like ito, ang sweet, ang sarap, ng mga cake, iba-iba, mga dessert. And cake na may cheese. Tapos yung meron din silang chicken and beef, fish, lalo na yung fish yan. Kasi mga pagkain pag sa New Year nila ay fish, dish, fruits, yan, mga matamis na pagkain. Ano pa ba? May salat din. Yan, ang sarap, diba? Ang sarap po. Ang sarap niyo, oh. Yan, diba? Yan, ang sarap din. Matamis. Sweet. Kaya, yan, ang sarap din. Yan din, sarap, diba? Ang sarap na pagkain. Mabubusog ka talaga sa mga pagkain nila. Yan, oh. Yan, oh. Tapos, sana na-inspire kayo sa aking kwento o na-share ko sa inyo yung aking mga kaunting nalalaman, natutunan. Kasi baguhan lang ako dito sa Israel. Kaya sinishare ko lang yung mga kinukwento lang din sa akin ng amo ko. Ano bang meaning ng mga yan? Dito sa New Year nila, di ba? September ang New Year nila, hindi January. Walang putukan nangyayari. At meron din pala dito, pag New Year din, meron din kaming nakukuha ang matanda. Ang tawag ay gift. Like ito. Meron sila ang binigay sa yung gift. Isang anak pala ang nagbibigay sa akin. Ganyan. Chocolate. Siyempre, sweet. Sweet nila. Puro sweet. Kaya sweet din ang binigay. Tapos, yung agency ko rin dito, nagbibigay rin ng gift card. Ganyan. Pwede mong ma-avail sa mga store na 130 shekel lang. Tapos, yung mga bata dito sa likod ng bahay, susulat-sulat sila o may card-card sila binibigay. Ayan. Ayan pa na. Ayan. Ayan, mga drawing-drawing nila, binibigay nila sa akin. Mga bata pa lang yan, 9 years old. Tapos, yung iba, kasi last year, meron din ako na things. Kasi hindi pa araw ng lockdown yun. Eh, ngayon, hindi sila makapunta kasi lockdown pala dito.
3 weeks lockdown dito sa Israel. Second wave lockdown, sinabayan. Sarado ang mga mall, no bus, 500 meter from location kung saan ka pupunta. Kasi pag nahuli ka ng police, lumagpas ka na sa 500 meter ay may multa po tayo, 500 shekel. Ang laki rin nun, ha? Ayan. Sana na-inspire kayo sa aking kwento o na-share ko sa inyo yung konti kong nalaman. Ganyan. Bye!